Alam mga Caps, may isa pa tayong diskarte na ituturo sa mga Caps natin kung paano bang maghasa ng talim ng table planer o yung jointer planer natin. Ito yung mga na-discovery lang ng ating mga diskarte para mas mapadali yung paghahasa. Tsaka hindi mahihirapang masyado yung mulihon kasi kadalasan kapag nakahiga siyang hinahasa, yung buong talim ng mulihon, medyo hirap yung makina ng mulihon or yung bench grinder. So itong diskarte na ito medyo tagilid, nakahili siya, slanting, medyo hindi ganong hirap yung bench grinder. At the same time, maganda yung tain ng bato dun sa talim. Pero ang kagandahan lang nito mga Caps, meron pa rin siyang guide na ginawa natin, tapos meron siyang konting tumutulo na tubig, hindi mag-iinit yung talim. So yung kasi iniingatan natin, baka pag naghahasa tayo, kailangan may tubig o kaya sinasawsaw. Kung wala naman tayong pinatutulong tubig, kailangan na sinasawsaw natin sa tubig para hindi lulutong yung talim. Kasi pag nasusunog mga Caps yung talim, yun, lulutong. Mas hindi maganda yon para sa ating mga jointer blades. So ito, papakita ko sa inyo yung prosesong ginagawa ni Mang Bornok. At ito ay natutunan din niya kay Mang Benro. Mas maganda kasi ito mga Caps kasi nakaguide, kasi permis yung paghahasa. So isa ito sa mga dapat nating laging i-check yung matalim yung ating jointer planer, kasi madalas itong nabubugbog sa gamit dito sa ating shop mga Caps. So ayan, flowing water from a dextrous hose. Ito si Mang Bornok na camelman. Medyo nakakatipid daw kasi siya sa camel eh. Ayan mga Caps, naka-slanting siya mga Caps. Mahal kasi yung Malboro eh. Mahal daw yung Malboro. Ayan eh. Ganun lang kadali mga Caps, naka-slanting. Maganda yung kain ng bench grinder natin, kaya hindi masyadong hirap pagka kasi nakapatag. Halos huminto yung bench grinder natin pag hinahasa. Ito puwersa. Ayan yung talim natin. So ito na yung mga nahasa, yung una. Ayan, 0-0 na yan. Hahasain na lang ito sa mulihon mga Caps para, sa carburandum. So iniiwasan natin yung mag-init si Mang Bornok. Ay, este yung ano pala, yung talim. Ayan, mayroong flowing water dyan mga Caps. So any guide mga Caps na pwedeng ilagay natin dito sa likod ng nung talim ay pwede natin ilagay. Basta tuwid pinakasandalan nung talim. Naghahasa tayo ng planer o jointer blade, kailangan pagka hinasa natin sa mulihon, magsisero-sero to sa yung pinaka sharp edge nya. Makikita natin dapat na wala nang makintab sa pinaka dulo nito para sarado talaga, sero-sero siya. Tapos saka na lang hahasain sa carburandum para yung mapapansin nyo, kasi pagka naghahasa tayo ng jointer blade ay medyo parang tumutupi. So yun ang maganda ron, yung may parang tupi, nakatupi siya sa dulo, na pagka hinasa nyo sa carburandum is natatanggal. So goods yung paghahasa na yun mga Caps. Kahit sa paet, sa planer blade ng hand planer natin, electric planer, ganun din. Sa talim ng katam, ganun din mga Caps. So, ito yung ating table planer mga Caps. Ang cutter head natin dito mga Caps ay 8 inches. So ito yung gamit na natin to simula pa nung una, 2019. At magpasa hanggang ngayon, ito pa rin yung makina niya, hindi pa nasusunog yan. 3 horsepower single phase na aluminum windings. Bili natin yan kung doon nagkakamali, 10,500 mga Caps. Jointer planer, kailangan natin ng ito yung makina, sabi nga 3 horsepower yung ginamit natin.
Tapos yung pulley natin dito sa ilalim ay 7 inches yung diameter. Doon naman sa pinaka-pulley niya doon sa cutter head niya ay pwedeng detress, o kung merong mas maliit nakakasya yung diameter ng ehe niya. Kasi uno yun mga kaps, kailangan mabilis yung ikot niya eh, para smooth yung kain ng planer doon sa kahoy. Pagka nagte-table planer tayo o nagsusuheto tayo ng mga kahoy na ginagamit natin, particular sa mga pinto, sa mga hamba, kailangan kasi yung mga kaps tuwid na tuwid. Kasanggang Bornok ay ganadong ganado yan, kasi kagabi nakatulog siya na mahimbing, malamig na malamig yung kanyang kwarto dahil 5 horsepower yung kanyang aircon. 0.5 lang pala. Sobrang init kasi ngayon eh, pati nga yung mga estudyante ngayon ay half day na lang. Sobrang init ang panahon natin, kaya masarap mag-ilog ngayon, di ba? So yan, DIY lang ito mga kaps. Hindi na nga napalitan eh, dapat ito eh, meron na itong katungan. Pero napapakinabanga pa naman, madali pa rin gamitin. So hindi na napalitan. Ayan, galon lang. O kaya po pwede rin ibang klaseng galon. Kung meron kayong ibang klaseng galon, pwede nyo gamitin. Tapos kumuha lang kayo ng dextrose hose, o kaya yung sa oxygen hose. May nabibili naman yan mga kaps. Kasi kailangan naman natin yung hindi na masyadong malakas. Ha? Bumbero? Malaki masyado yun. So yan, kailangan lang natin mayroong tumutulo dito. So pwede nyo rin gawa ng gripo. Ayan. Yung bench grinder natin mga kaps na to ay Yojimbo. Baka may mga magtanong mga kaps. 6 inches bench grinder na 1/4 horsepower, 200 watts, and 2950 RPM. So since 2019, ito na rin yung gamit nating bench grinder mga kaps. Hanggang ngayon ay ito pa din. At hindi pa naman siya nagkakaroon ng kahit anong problema. So yung gamit nating bato o yung grinding disc dito sa kabila ay grinding stone ay hindi nagkakamali, disa is din to. Disa is na ang kapal ay 3/4 yata ito. So may na-order nito mga kaps sa Lazada. Grit niya ay 60. So parang liha yan na grit 60. Ginagamit natin niya sa mga talim ng planer, jointer planer. Tapos sa bandang kabila naman, natin. Itong isa ay Tatara. Tatara na 7 inches. Ayan, 7 inches na grinding disc. Ang kapal niya, kung di ako nagkakamali, ay nasa 3/8. So ito yung ginagamit naman natin mga kaps para dun sa mga talim natin ng tistisan, circular saw blades. Ayan, yun yung kinakabit natin. Doon, talim ng mga planer, katam, talim ng electric planer natin. Tapos dito naman yung mga talim ng circular saw blade. At minsan pinapalitan natin yan dahil may mga carbide tip blades tayo. Ito naman ang ipinapalit natin mga kaps, yung hindi nagkakami, 240 grit na para sa carbide na mga talim, carbide tip blades natin. So pang carbide talaga yan mga kaps. Ginagamit ko siya pang hasa sa mga router, kasi yung mga router bits natin mga kaps ay carbide tip yon. Kaya ito, hindi natin siya basta-basta mahasa, kaya ito ginagamit natin. Saka dun sa mga talim natin na pang tistisan na carbide ang tip. Katulad nito, yan. So particular nagagamit natin itong mga carbide tips sa mga hardwood like ito, sa teakwood. Kasi mapamurol to kahit na hindi siya ganun katigas. Madali siyang pakuan pero mapamurol siya ng talim. Sa planer, sa tistisan, sa talim ng barena, mapamurol siya. Ayan, carborundum na hasaan ang kailangan natin. Pagkatapos na hasain dun sa mulihon, kailangan lang permis yung kamay. Ayan. Uy, wala ko naman. Mabuti na, pogi yung nag-ahasa. What? Hindi naman kinakailangan masyadong matagal, basta mawala lang yung magalas na pagkahasa dun sa mulihon. Tapos ipipinish natin siya ng yung ano ba itong grit na to, basta ito may yung pinakamakinis eh, parang 1000 grit siya or 1200 grit.
mapino na siya. So ito yung pantanggal ng mga parang tinga-tinga, yung nakalupi. Para makinis, parang blade. Pwede nga pang ahit eh, no, kasaga. Tama! So yun mga kaps, patuloy tayo mag-upload ng mga videos na pwede nyo makuhanan ng ideas pagdating sa mga woodworking projects natin, sa mga tips natin para mas mapadali yung mga trabaho natin sa woodworking. So ayan, sa mga kaps natin hindi pa nakakapag-subscribe, huwag nyo kalimutang i-click ang red button dyan sa ibaba, pati na yung notification bell para updated kayo sa mga bagong in-upload. Shoutout nga pala sa lahat ng ating mga viewers at sa lahat ng ating mga followers sa Facebook. I-follow nyo rin mga kaps yung aking Facebook page, Emmanuel Airoso. Check nyo at like, share, and follow para sa mga bago pa nating mga uploads. Thank you so much and Godspeed everyone.